Magandang araw po sa ating lahat. Welcome sa weather forecasting section ng Pag-asa. At narito na nga ang latest sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Dalawang weather system pa rin ang patuloy na nagbibigay o nagkakos ng mga pagulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. At isa na nga po dyan yung tinatawag nating tail end of a cold front. Ito po yung boundary sa pagitan ng dalawang malaking air mass na malaki po ang difference ng kanilang temperatura. Kaya't kung mapapansin po natin, kumpara po nung mga nakarang araw ay bahagyang bumaba po yung axis o orientation nitong tail end natin. Kaya't doon po sa Kabikulan at sa Eastern Visayas o sa Silangan Kabisayaan ay patuloy pong makakaranas ang ating mga kababayan doon ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na mga pagulan. Kaya't dobling ingat po tayo dahil ang ganitong klaseng intensity ng pagulan ay pwede pong mag-cause ng mga pagbaha at pagkuho ng lupa. Samantala, yung northeast monsoon pa rin po natin o yung hanging amihan ang patuloy na umiiral sa northern and central Luzon. Kaya dahil po sa dalawang malaking weather system na ito, halos buong Luzon po kasama na dyan ang Kabisayaan at ang mga rehiyon ng Caraga, Davao at Sokcharjen ay magiging maulap po na may mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at pagkidlat, pagkulog. Ngunit sa nalalabing bahagi ng ating ng Mindanao, Gutus naman dahil general fair weather po tayo doon, maliban na lamang sa mga pulupulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog. Ang ating gale warning ay nakataas pa rin po sa mga baybaying dagat ng Northern Luzon. Kasama po dyan ang Eastern Seaboard ng Central Luzon, which is Aurora, at ang Eastern and Southern Seaboard po ng Southern Luzon, maging ang mga baybaying dagat ng Northern Samar and Eastern Samar. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, ay hindi pa rin pinapayagan ng Philippine Coast Guard na pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda sapagkat magiging maalon hanggang sa napakaalon po ng mga karagatan doon. Dumako naman po tayo sa magiging agwat ng temperatura sa ilang mga piling lugar dito sa Pilipinas. Dito na lamang sa Maynilaan, inaasahang ang magiging agwat ng temperatura ay mula sa 24 hanggang sa 29 degrees Celsius. Bagya pong bumaba ang maximum po natin dahil na nga po yan sa ating weather condition dito na maulap na may mga pagulan. Samantala sa Baguio ay mula naman sa 15 hanggang sa 21 degrees Celsius ang tinatayang magiging agwat ng temperatura at sa Tagaytay naman ay mula sa 20 hanggang sa 28 degrees Celsius. Samantala sa Puerto Princesa ay mula sa 25 hanggang sa 31 degrees Celsius. Dumako naman tayo sa Cebu, inaasahang 24 hanggang sa 30 ang temperature range, samantalang sa Iloilo City ay mula sa 25 hanggang sa 29 degrees Celsius. Doon naman sa Metro Davao ay mula sa 24 hanggang sa 30 degrees Celsius at sa Zamboanga City naman ay mula sa 24 hanggang sa 31 degrees Celsius. Ang ating pong sunset today ay inaasahan pong 5:30 in the afternoon, samantalang ang sunrise po natin bukas ay 6:15 in the morning. Yan ho muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori Dean de la Cruz.